Daddies, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Mami Teen. I am currently 25 weeks pregnant during nung finifilm ko tong video na to. So, andito ako para i-share sa inyo, ikwento sa inyo kung paano nga ba kami nabuntis ni Daddy kahit meron akong PCOS. So, ganito yon. Nag-start kami magpa-work up 2013 yon. Tapos, during that time, wala akong idea kung ano yung PCOS. Tapos, ang explain ni OB sa akin, yung PCOS daw is yung ovary mo, nagkakaroon siya ng mga maliliit na bukol-bukol na nagkakos ng hormonal imbalance. So, bali yung naging case ko, parehas ovary ko, merong PCOS. Tapos, yung PCOS ko pa, nagkakaroon ako ng irregular menstruation kasi meron palang PCOS na regular yung menstruation nila, tapos yung sa akin naman, irregular menstruation naman yung sa akin. So, minsan 2 months, 3 months, 4 months, ganun katagal, hindi ako nagkakaroon. And then, ang start na ginawa sa amin ni OB is, pinag-pills niya ako para daw ma-regulate yung menstruation ko. So, yun nga, nag-take ako ng pills for 3 months, kaya lang, after ko mag-take, nag-regular yung menstruation ko, pero bumabalik din siya sa dati. So, ang ginawa, nag-switch kami to Provera tsaka Duphaston. Si Provera tsaka si Duphaston naman, tinitake naman siya kapag kunwari hindi ka nagkaroon ng for 1 month. So, ititake mo yon para mag-menstruation ka. Tapos, kasabay ng mga, nung mga yun, nagpa-vitamins din ako ng folic acid at tsaka ng vitamin C. Then, si Daddy naman, binigyan siya ng vitamins na yung with zinc yon, tapos ng Rogen E. Although si Daddy wala siyang naging problema kasi nung pina-sperm count siya tsaka pina-sperm analysis siya, walang nakitang problema sa sperms niya. So maganda yung quality ng sperms niya. So ako lang talaga yung nagkaroon ng problema during nung journey namin ng pagbubuntis. Tapos after noon, siguro nung mga time na nagpapa-work up kami, medyo nakaka-depress, medyo nakaka-stress kasi bukos na nagiging magastos siya. Talaga namang nakakalungkot kasi parang every month na lang inaantay mo na mag-positive ka doon sa pregnancy test pero hindi nangyayari. So, ang ginawa ko, nag-join ako sa mga support group ng mommies. Naghanap ako sa Facebook, no, mga tulad ko, mga mommies na hindi mabuntis, na may mga problema sa matres, ganon. Tapos, nung nag-join ako, ang laking tulong, ang laking bagay nung nag-join ka sa group na yun. Kasi, ang dami mong matututunan sa kanila eh. Ang dami nilang mga success stories doon sa pinagdaanan nila. So, ang ginawa ko, unti-unti, nagbasa ako ng mga comments, ng mga stories nila. So, doon, nakakapulot ako ng mga ideas kung ano yung mga pwede kong gawin sa case ko. So, una, nag-try kami ng mga sinasabi nilang different position. Nakakahiya man sabihin, pero totoo kasi lahat naman gagawin mo, di ba, para mabuntis ka. Tapos, marami din ako nabasa doon na mag-take ng mga vitamins, mga ganon, mga minerals. So, yung mga yun, tinry talaga namin. Kagaya nung nag-take kami ng USANA. Tapos, nag-take din kami nung sa healthy options na procreations. Tapos, nag-take din kami ng, nag-take din pala ako ng glutathione. Tapos, ng Myra E, yan, tiniko din yan. Tapos, nag-spirulina din kami. Tapos, nag-take din ako nung VitaPlus. Tapos, di ba, ang dami kong tinake. Tapos, yung mga buwamera, yung mga herbal juices na nakalagay sa bote, tas iinumin mo siya. So, ganun karami yung mga tinik ko. As in, talagang sobrang gastos kasi kagaya na lang ni USANA, sobrang pricey siya, diba? Tapos, hindi siya naging effective sa amin, hindi siya naging effective sa akin, hindi rin ako nabuntis. So, ayun, nakakalungkot lang, nakaka-stress kasi sobrang gastos niya. Pero, wala kang magagawa eh kasi gusto mong i-take, gusto mong i-grab lahat ng opportunity na pwede mong i-grab para lang bigyan ka ng anak, ganun. Tapos, nag-metformin din pala ako kasi nga, yung metformin kasi,
isa siya sa gamot ng PCOS. So, anto ah, mga mamis ah, consult nyo muna sa OB nyo bago kayo uminom. Pero kasi ako, dahil nga sa nagpapa-workup ako, yun yung in-advise sa akin ng OB ko. So, habang nagtitig ako ng mga in, nung binibigay ni OB, nagtitig din ako ng mga vitamins na nakikita ko sa mga groups ng mga mamis. Although yung mga yun, kinoconsult ko rin naman kay OB kung pwede ko siyang i-take. So, sabi naman ni OB, okay naman daw. Kaya nga lang daw, talagang magdodoble yung gastos ko. Pero siguro, kapag talagang gusto mo, di ba? Wala ka namang magagawa eh. Talaga kundi gumastos. Medyo hinihingal kasi buntis. So, ayun. Maganda yun naman kasi sumali sa mga support group na ganyan. Kasi, yung mga questions mo na hindi mo maitanong sa mga friends mo, sa mga relatives mo, sa families mo, na alam mong hindi ka nila maintindihan. Sa mga nandoon sa group, pwede mo silang tanungin. Pwede mong ikwento sa kanila kung ano yung pinagdadaanan mo. Pwede kang manghingi ng advice sa kanila. Tsaka, pwede ka rin makapulot ng mga, ng mga stories nila na pwede mong i-apply sa'yo. Kasi, kumbaga, parang pare-parehas kayo ng pinagdaanan eh. Kumbaga, mas alam nila yung nararamdaman mo kasi nahando kayo sa iisang situation. Di ba? Tsaka doon sa group naman, marami ding mga mamis doon na willing tumulong. Yung mga tulad ng mga mamis na galing sa situation natin na hindi magkaanak, tapos naging success din sila. Nagkaroon sila ng mga baby. So, yung mga ideas nila, yung mga experiences nila, mapupulot mo yun. Maia-apply mo rin sa sarili mo. Kasi, di ba, malay mo naman, effective sa'yo. Kung ako nag-take ng mga maraming gamot na ganon, yung mga vitamins na yon na ang mahal-mahal, kung sa akin hindi siya umi-effect, malay mo naman umi-effect sa inyo, di ba? So, yun lang, talagang dapat willing kayong gumastos, willing kayong maglabas ng pera kasi hindi siya ganon kamura talaga yung mga vitamins. Tapos sa akin, hindi umi-effect. Parang nagsayang lang ako ng pera, di ba? Tapos, yun nga, so nagpapa-workup kami. Nung nagpapa-workup kami, minsan dumarating kasi sa point na parang ayaw mo na. Kasi bukod sa nakaka-stress, bukod sa nakaka-depress lang na hindi ka mag-positive sa mga pregnancy test, yung gastos, talagang minsan maiisip mo na lang na parang ang laki na ginagastos mo tapos wala naman, tapos para kang nagtatapon lang ng pera. Pero at the end of the day, marirealize mo rin na na para saan nga ba yung pera kung wala ka namang anak na uuwian, kung walang anak na sasalubong sa iyo sa bahay, 'di ba? Kaya parang doon pa lang fight ka na ulit, 'di ba? O ano ba pipiliin mo, yung pera or yung magkaroon ng baby, 'di ba? So ayun, siguro ng mga late 2018 tapos etong pagpasok ng 2019, in-advise kami ni OB na mag-undergo na ng IUI at saka ng IVF. Eh, yung mga yun, sobrang pricey nun. Nako, kung may pera talaga kayo, why not, di ba? Eh, kaya lang kasi kami nun, parang nagdadalawang isip kami. Kasi sabi ko kay Daddy, may mga options pa, may mga paraan pa na hindi yun, ganon. Pero although natanggap na rin namin sa sarili namin na doon kami papunta, na doon na talaga yung way namin na talagang darating at darating kami sa ganung point na magpapa-IUI kami or IVF. Ang ano namin ni Daddy is baka meron pang ibang paraan. Kasi ang mahal ni IUI, si IUI is 15,000 per shot. Minimum lang yun na hindi pa sigurado kung makakabuo kayo or hindi. Tapos sabi naman ni OB kung talagang may pera na doon ka na sa IVF, si IVF kasi sure na mabubuntis ka. Kaya lang naman ang price niya is 500,000 minimum. So, ang laki, di ba, para ka na bumili ng kotse. Pero, okay lang sa may mga pera. Talagang okay lang yun talaga dahil nga, yung willing sila talagang gumastos na ganun kalaki. Dahil naman, ang kapalit naman, hello, baby, di ba? Kaya, okay lang na gumastos. Kaya lang kami ni Daddy kasi, although may ipon kami, hindi siya ganun pakalaki yung ipon namin para i-grab na namin yung ganung opportunity. So, sabi ko kay Daddy,
pahinga muna kami. Although nagpa-consult kami sa OB endocrinology, OB reproductive endocrinologist, kasi yun yung mga gumagawa ng IUI at IVF. Doon kami tinuro ni doktora. Kaya lang ang problema, nung first meeting namin dun sa OB Reproendo, hindi kami pwede, hindi kami available kasi mag-church kami. Tapos, second naman na attempt namin na pumunta doon is si OB Reproendo naman yung hindi pwede. So, nung time na yon sabi ko kay daddy, parang hindi ata para sa atin yung IUI tsaka IVF kasi hindi magtugma-tugma yung schedule namin nung OB. Tapos noon, nung time na yon, nung mga early 2019 din na yon, nabasa ko sa post ng isang friend ko sa Facebook na nabuntis siya dahil nag-diet siya. Meron siyang sinalihan na isang group sa Facebook, which is yung LCIF Philippines, yung LCIF Philippines, na nung pag sumali ka doon, yung mga nahan doon is yung mga hindi lang kasi mga mommies eh, halo-halo kasi siya na gustong pumayat, na naglo-low carb sila, tas nag-intermittent fasting sila. So, iba-ibang mga iba-iba ding mga tao yung mga nahan doon, hindi lang mga mommies na tulad natin na gustong magbuntis. Marami din iba-iba klaseng tao. Pero marami ding mommies na nahan doon na umaasa na pag pumayat sila, eh magbubuntis sila. Pero kasi actually, totoo yon na in-advise kasi sa akin na OB ko yon before, hindi ko lang talaga kaya mag-diet. Parang ang hirap naman kasi, isipin mo pa lang yung word na diet, parang ang hirap na eh, ang sarap kumain. So, totoo lang. Tapos ako pa, mahilig talaga ako sa matamis, kaya talagang parang ang hirap, 'di ba? Isipin mo magda-diet ka. Although nagta-try ako mag-diet, kaya lang ang problema sa akin, naglo-lose lang ako ng 2 to 3 kilos, tapos babalik na naman ako sa dati. Kasi ang standard weight ko lang is dapat nasa 50 to 55 kilos ako. Pero ang nagiging weight ko is 65 kilos, 68 kilos. Bababa lang ako ng 60 kilos. Pero babalik na naman ako sa 65. So, ganun yung naging weight ko. Kasi nga, effect yon nung PCOS, nung hormonal imbalance. Na kahit konti lang yung kainin natin, lumolobo tayo, as in tumataba tayo. May ganung effect si PCOS. So, ayun nga, nag-join ako dun sa LCIF Philippines. Dun ako natuto ng proper way ng pagda-diet talaga. So, dinisiplina ko talaga yung sarili ko na huwag kumain ng ganito, na yung rice, yung mga carbs, mga rice, pasta, breads, talagang inalis ko siya. Nag-start ako noon, hindi ko maalala kung mga March or April, basta mga ganong month eh, nung nag-start ako na mag-join sa group na yun, at nag-start din ako talaga na disiplinahin yung sarili ko, kasi sabi ko, hindi naman na ako bumabata, patanda na tayo, kasi 33 years old na ako. So, sabi kong ganun, kung hindi pa ako magkakaanak ng ganitong edad, sabi kong ganun, baka mas lalo na akong mahirapan na magbuntis. So, ayun na nga, marami ako napulot na doon na mga ideas, na mga meal plan. Kaya lang hindi rin ako ganun naging madali sa akin. Kasi si daddy, hindi ko siya kasamang nagda-diet. Kasi si daddy, hindi naman niya kailangan mag-diet. Ako lang yung may kailangan mag-diet. Pero thankful na rin ako kasi during nung time na nagda-diet ako, during nung mga months na nagda-diet ako, sobrang daming trabaho ni daddy sa office. Minsan hindi na siya nakaka-uwi ng bahay. Nag-duty siya doon sa office nila. Tapos, madalas, ako lang mag-isa kumakain sa bahay. So, ang tendency, talagang nasusunod ko yung meal plan ko. Yung mga nahan doon sa group, doon sa LCIF Philippines, nakakapulto ko kasi doon ng mga menu, mga ganon, yung mga pwede mong kainin sa araw-araw. Yung mga nandoon, ina-apply ko sa sarili ko. So, yun ang nakakatuwa. Tapos, marami ako nabasa doon na kunwari yung mga kagaya natin na may mga PCOS, nagiging successful yung pagda-diet nila, nabubuntis sila. So sinabi ko sa sarili ko, kasi ang dami yung mababasa na success story sa kanila na nabuntis sila dahil lang sa pagda-diet, na wala silang tinik na kahit puro diet lang talaga.
sabi ko sa sarili ko, one time, sabi kong ganun, ako naman yung magpo-post dyan, sabi kong ganun, na ako naman yung mag-share ng story ko, na nabuntis ako. And hindi nga ako nabigo. After 4 months na nagtalagang ng discipline sa sarili, after 4 months na nagda-diet ako, August, hindi ako nagkaroon. Ang iniisip ko pa, bakit nag-a-adjust yung katawan ko doon sa way ng pagda-diet ko. Yun ang iniisip ko, excuse. Tapos, sabi ko pa noon, ano ba yan? Sabi ko, bakit hindi na naman ako nagkaroon? Kasi nung nag-start ako mag-diet, nagkaroon ako, nag-menstruation ako, although hindi siya regular cycle na 28, kasi di ba may mga ganun, 28, 30-day cycle, hindi siya ganun, pero monthly nagkakaroon ako. Sabi ko, baka nag-a-adjust yung katawan ko. So, August, hindi ako nagkaroon, pero nung August na yon until September 1st week, nakaharamdam na ako ng unusual na gutom. As in, maya-maya, gutom ako, hindi ko maintindihan. Eh, dahil nga sa nagda-diet ako, sanay ako kumain ng 1 to 2 meal a day lang ang kinakain ko. Ganon lang siya. So, sanay ako kumain ng konti lang sa isang araw. Dahil nga nag-adjust na yung katawan ko dun sa diet na ginagawa ko. Tapos nga, ayun nga, sobrang lagi akong gutom. Sabi kong ganon, bakit ganon yung nararamdaman ko? Tapos, naisip ko mag-test. Kasi, meron ako laging nakastock na pregnancy test sa bahay. Dahil nga, lagi akong hoping na buntis ako pag hindi ako nagkakaroon. So, lagi ako may stock nun. So, nung time na yun, meron ako natitirang isang pregnancy kit na lang. So, ang ginawa ko, nag-test ako. Tapos, nung nag-test pa nga ako, sobrang faint line lang nung lumabas. As in, super duper mega ever faint line lang siya. Talagang minsan mapagkahama lang mo siyang evaporation line. Kaya lang nung araw na yun kasi papunta kami ng SM, sakto. Sabi ni Daddy, bili daw kami sa Watson's ng pregnancy kit. So, sa SM, nag-test kami ni Daddy. Tinry ko mag-test sa CR. So, ayun, positive talaga siya. Di ba nakakatuwa? Tapos, sobrang talaga nakakatuwa. Kasi nga, 8 years namin siyang inantay. 8 years akong hindi nagbuntis. Di ba? Sobrang tagal. Sobrang tagal talaga nung 8 years. Tapos, sa dami ng ginastos namin. Sa dami ng nilabas namin pera, sa dami ng stress, ng iniyak ko talaga, 'di ba? Finally after 8 years na buntis ako, 'di ba? Tapos i-share ko na lang din sa inyo yung 4 na vitamins na tinake ko habang nagda-diet ako. Siguro nakatulong din, pero hindi natin alam, 'di ba? Pero malay nyo naman, sa inyo din umepekto. So, nag-take ako ng folic acid. Si folic acid kasi talaga, requirement talaga to para magbuntis ka. So, while nagpapa-workup ka, talagang ibibigay talaga sa'yo ni OB si folic acid. Tapos, nag-take din ako ng vitamin C. Tapos, nag-take ako ng Fern D. Si Fern D kasi may nag-recommend sa akin. Tapos, ang dami ko nabasa kasing reviews sa kanya na ang dami niya natulungan ng mommies na gustong magbuntis, na nabuntis. So, yun. Tapos, si glutathione. Yun. Nag-take din ako ng glutathione. Tapos, siguro, ang isa talaga sa pinaka-powerful na nakatulong sa amin ni Daddy para mabuntis ako is yung prayers. Yung faith mo kay Lord. Yun. Talaga. Kasi from the very beginning hanggang ngayon, talagang nagdadasal pa rin kami sa kanya. Continuous pa rin yung prayer namin sa kanya. Pero this time, hindi na namin hinihiling si baby, kundi nagpapasalamat na kami kasi pinagkaloob na niya sa amin. Yung matagal na namin talaga inaantay. Siguro, kasi nakita niya siguro sa amin yung sincerity ng puso namin, yung talagang gusto talaga namin magkaanak, yung ganun. Kasi minsan nagdadasal lang tayo ng ibinubuka lang na bibig natin. So dapat nagdadasal tayo ng galing sa puso. Siguro naiintindihan niyo naman kung ano yung gusto kong iparating sa inyo. Kasi, di ba, iba yung prayers na talagang nandito kesa yung lumalabas lang sa bibig. So, ayun. Tapos, ang isa pang miracle na nangyari sa amin,
is yung talagang pagka nag-ampun ka, bibigyan ka talaga ng Diyos ng anak, ng sarili mong anak. Although hindi kami nag-ampun ni Daddy, pero meron kasi akong pamangkin na inalagaan namin siguro for 1 year din mahigit na inalagaan namin siya. As in totally, nagkaroon kami ng parang instant anak. Dahil nung mga time na yon, yung kapatid ko, yung tatay niya, nag-a-apply ng trabaho, tapos yung mama naman niya, nagwo-work. So, walang parang pwedeng magbantay sa kanya, kundi ako. So, anong nangyari is, ako yung nagbabantay, halos katabi namin siya matulog, tapos kasabay namin siya kumain, halos araw-araw kasama namin siya. Tapos, as in talagang, kung saan kami pumunta, kasama namin siya, ganun. As in talaga para kaming nagkaroon ng instant baby. Siguro yun yung point na nakita ng Diyos na ready na kami maging parents. Siguro nakita niya na pagka binigyan niya na kami ng anak, magiging mabuting parents kami kasi naging mabuti kami dun sa pamangkin ko. Siguro yun yung nakita, isa sa nakita ng Diyos, di ba? Kaya ayun mga mamis, sana i-apply nyo rin sa sarili nyo. Kasi kung umepekto sa amin, syempre, malay nyo naman, di ba? Sa inyo rin, umepekto din yun. So, ayun lang mga mami. Sana may natunan kayo. Sana may napulot kayong aral sa naging PCOS journey namin. Tsaka sana nag-enjoy kayo sa panonood. So, thank you mga mommies, and sana mag-subscribe kayo sa akin channel at hit ang like button.